Anyo, mga chinggu. Bali, natagalan tayo ngayon mag-vlog. Almost 3 months na, no? So, naging busy kasi ako simula nang umuwi ako. So, una kumuha ako lisensya. After nung bumili ako ng tricycle. So, nung nagkaroon agad ako ng lisensya, na-excite agad ako mag-tricycle. So, hindi na ako nakapag-vlog. At the same time, nagkaroon pa rin ako ng time sa mga kids ko sa paggawa ng mga module. So, naging busy rin po kami sa paggawa ng module. Alam nyo naman kung gaano ka-busy ang gumawa ng module. Module Legends. Napakahirap, sakit sa ulo, puyat. Ewan ko ba kung ba't nausap yung module na yan. So, back to the topic tayo kung magkano po ang nag-gastos ko sa pagkuha ng lisensya. So, napanood nyo po yung first vlog ko tungkol sa lisensya na student is nakakalaga po yun ng 2-7. Pero wala pa po doon yung PDC, yung practical driving course. Pero meron na po yung theoretical driving course. So, kumuha po ulit ako ng practical driving course na nakakalaga ng 2,500 sa LTO. So before pala nung naka-encounter ako ng peking lisensya, no? So, na-peki kami. Marami naman kami, hindi lang naman ako. So, na-peki kami. So, ang payo ko lang, no? Pag hindi ka pupunta ng LTO or hindi ka pipicturean doon, hindi ka pipirma, basta kailangan appearance mo sa LTO. Pag hindi ka pumunta ng LTO, malamang sa malamang, peki ang nakuha mo lisensya. So, yun lang yung payo ko sa kukuha ng lisensya, no? So, nakakaalaga pala ang lisensya natin ng almost 11,000 sa ngayon. So, napakamahal na po ngayon ang lisensya, pagkuha ng lisensya, no? Pero, okay naman siya kasi 5 years na yung 5 years na yung validity natin. So, before, kasi 2 years lang yung validity. So, ngayon, 5 years na. At pagkatapos mo siyang 5 years mo, sa pag-renew mo, at wala kang violation, so, 10 years na ang validity ng lisensya mo. So, yun yung napakaganda sa atin ngayon. Before. So, compare mo sa before na lagi na lang 2 years. So, ngayon, pag wala kang violation sa loob ng 5 years, pag nirenew mo, is 10 years na ang validity. Yun yung napaka-conveniente ngayon sa lisensya. So, muli, sana nabigyan ko kayo ng konting idea kung magkano talaga ang pagkuha ng lisensya sa ngayon. So, ang channel po pa na ito ay naglalaman ng isang dating OFW na ngayon nasa Pilipinas na naglalaman siya ng mga content ng isang OFW na dati na ngayon ay nasa Pilipinas na kung ano yung magiging buhay natin dito sa Pinas. So, muli, salamat ako sa supportahan nyo ating channel na Luwitin TV. So, susunod na video, kita-kita tayo. 3, 2, 1. Bye-bye mga chinggu!